Oh, ganda. Alam niyo po, sa gandang mga araw, habang tumatagal at umiinit ang politika sa bansa, mas lalo akong napapaisip kung ano ba ang mas makakabuti sa taong bayan. Pati na rin po kay Pangulong Duterte, and of course sa aking pamilya. Alam niyo po, napakabigat po ng pamilya sa buhay natin. Yun po ang inuuwian natin. Ako naman po, probinsyano lamang ako na nakaka-uwi sa Mindanao. At kung medyo labag po sa kalooban ng pamilya ko pagtakbo ko, napakahirap po pasanin yung dinadala mo. Dahil napaka-stressful po nitong campaign. Isipin nyo, sa susunod na limang buwan, araw-araw kang merong pasan-pasan. Unang-una, talaga pong nag-re-resist ang aking puso, sipan at aking katawan. Dahil hindi ko po ito napakandaan pagtakbo bilang presidente. All set na po akong kandidato as a vice president for 40 days. Kaya tuwing umiipot po ako sa bansa, maduro ko ang puso ko dahil mga supporters ko nakalagay doon. Buong ko ang bibig ko. Kawawa naman po yung mga nakapag-usang voluntaryo na tumulong. Ngunit napakahirap po. Sa totoo lang, napakahirap na meron kang pasan-pasan sa likod po. Let me finish my ano po. Lubos po ang aking pasasalamat. Lubos ang aking pasasalamat sa lahat ng supporters na walang tigil na nagtitiwala sa akin at kaya Pangulong Duterte mo na magdala. Kaya gusto kong magpapatotoo sa inyo na at ayaw ko nang patagalin pa ang bigat na nararamdaman. Alam naman ang lahat na naging kandidato na ako sa pagka-presidente sa loob ng mahigit isang buwan. Subalit dahil sa mga pangyayari hindi inaasahan, kailangan ko pong magpapayo. Many times in our life, we are called upon, let me repeat, many times in our life, we are called upon to serve others, but destiny has a way of turning things around, just like the great Andres Bonifacio. Itong araw na ito, yung nagdalo po kami ni Pangulong Duterte. Andres Bonifacio, the president, never was. Bonifacio had every great opportunity to lead our country as our president after leading our Islamic movement that started our quest for liberty. But destiny had something different for him. Sa ngayon, handa po akong magsakripisyo alang-alang sa kapakanan ng ating bayan at ni Pangulong Duterte. Simpleng probinsyano lang naman ako na binigyan po ng pagkakataong magsilbi sa taong bayan. Hindi ko po inambisyon na maging presidente. Puro servisyo lang po ako. Dahil ang bisyo ko po ay mag-servisyo. Sir, when did you reach the final? Let me finish lang po. Hindi naman ako politiko. Hindi rin po ako nanggaling sa malaki o kilalang pamilya. Hindi po ako nasanay sa madumi at mainit na klase ng politika. Marahil po, hanggang dito lang muna ako sa ngayon. Ayaw rin po talaga ng aking pamilya. Kaya naisip ko na siguro hindi ko pa panahon ngayon. Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan ang tamang panahon ko. Ayaw ko rin maipit palalo si Pangulong Duterte. Higit pa po sa tatay ang pagmamahal ko po kay Pangulong Duterte. Matanda na siya at marami na siyang na ibigay sa bayan, kung kaya ayaw ko nang dagdagan pa ang kanyang problema. Nananatili akong tapat sa kanya at noon pa man, ang pangako ko po sa kanya, sasamahan ko po si Pangulong Duterte hanggang kamatayan.
the past few days, I realized that my heart and mind are contradicting my own actions. Talagang nagre-resist po ang aking katawan, puso at isipan. Tao lang po ako na nasasaktan at napapagod rin po. That is why I am withdrawing from the race. Having said this, I leave my faith to God and the Filipino people as I vow to do my best every day to serve selflessly and tirelessly. I am willing to make the supreme sacrifice for the good of our country and for the sake of unity among our supporters and leaders. Sa mga nagnanais maging pangulo at iba pang sa mga nais maging pangulo at iba pa dyan na gustong magsilbi sa bayan, sana po'y unahin ninyo ang kapakanan at interes ng mga Pilipino. Handa naman po kami ni Pangulong Duterte na suportahan ang sino man na tunay na magsiservisyo, makakapagpatuloy at poprotekta sa Duterte legacy tungo sa mas komportable, ligtas at maginhawang buhay para sa ating mga anak. Kung saan man po ako dadali ng aking tadhana, makakaasa kayo na patuloy lang akong tutulong, patuloy po akong magsiservisyo, patuloy po akong magmamalasakit sa aking kapwa Pilipino. Dahil mahal ko po ang mga kababayan ko, mahal ko po ang bansang ito. Mga minamahal kong kababayan, maraming salamat at mahal na mahal ko po kayo. Ano po, ayaw ko pong mahirapan si Pangulong Duterte. Napaka-stressful ko ng campaign. Ayaw ko nang mahirapan. Ayaw ko pong maging patigas sa kanya. Pero unahin ko munang pasalamatan lahat ng support ng Pangulong Duterte. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo. Dahil ito pong pagtakbo bilang Pangulo ay hindi po ako handa. Hindi ko po ito pinaghandaan. All set na po ako bilang kandidato as Vice President. Yun po ang napaghandaan. Ito po, in a span of hours or days, lilipat ka sa isang posisyon na hindi mo pinaghandaan. Yung ibang kandidato po, pinaghandaan nila all throughout the years. Ako po, hindi ko po napaghandaan. Dahil wala po po ambisyon. Wala po po ambisyon na maging Pangulo. Napakahirap kung pasan-pasan mo habang nangangampanya ka. Nag-resist yung pamilya mo. Nag-resist yung puso mo. Nag-resist yung isipan mo. Paano ka makakampanya ng mabuti? Kailangan po, pagkampanya, nakafocus ko po. Kaya sabi ko, marahil po eh, hindi ko pa po. Panginoon lang po nakakaalam kung saan ka po nadali ng iyong tatal. Ako'y naniniwala siya, Panginoon. When did you reach the final decision, Senator? Nag-usap ba muna kayo ni Pangulo kagabi? Kahapon? Nakakausap po kami ng isang gabi. At naiintindihan naman po ako ni Pangulong Duterte. I am agonizing po all throughout the days na after I filed my candidacy as president. Talagang nag-agonize po. Hirap po. Hindi po ako makakonsentrate sa pangangampanya dahil sa bigat po ng aking nararamdaman. Ayaw ko lang po pahirapan pa si Pangulong Duterte. Mas makaka-focus po kami ngayon dito to protect his legacy. Yung kanyang naumpisahan sa pagbabago. Pakiusap ko lang po sa susunod sa mga kandidato. Kami po ni Pangulong Duterte ay susuporta po dun sa kandidato makakapagpatuloy ng mga magagandang programa ng Pangulong Duterte. Ito po, build, Alasakit Centers, free education. Importante po yung makakapagpatuloy po ng magandang COVID response na po. Huwag natin sayangin yung inumpisan ng gobyerno
towards economic recovery. Marami pong nagugutom. Isa lang pong pakiusap po sa inyo, huwag niyo pong pabayaan yung mga mahihirap, yung mga helpless, yung mga hopeless na walang matakuhan. Buti ang gobyerno nito. Tulungan po ninyo sila. So, sino na po yung susuportahan ng... Wala pa po sa ngayon. Kung sino po yung susuportahan ni Pangulo Duterte, yun rin po ang aking... Definitely. Huwag muna natin yung pangalanan dahil hindi pa po namin na napag-uusapan. But you will definitely support VP for VP si Mayor Sara. Antayin po natin si Pangulong Duterte. Kung sino po yung susuportahan ni Pangulong Duterte, ayaw ko po siyang pangunahan. Ikaw, sir, wala kang personal preference, sir, kung sino mo sino po yung susuportahan. Antayin lang po natin si Pangulong Duterte kung sino po yung susuportahan pag mag-uusap po sila. Yun rin po ang aking susuportahan. Sir, paano tinanong ni Presidente? Nire-respeto niya po. Alam niyo po, pagpamilya na po ang pinag-usapan ko niyo, naiintindihan po ni Pangulong. Unang-unang tao makakaintindi pag pamilya na po ang nag-resist. Walang iba po si Pangulong. Gaya ng sinabi ko sa inyo, higit pa po sa tatay ang turing ko kay Pangulong Duterte. Kung ano po yung kanyang nararamdaman, kung nasasaktan po siya, nasasaktan rin po ako. Kung nahirapan po siya, nahirapan rin po ako. Mahal po si Pangulong Duterte. Ayaw po siyang pahirapan. Kaya po, sabi ko, wala po akong ambisyon. Kaya willing po akong mag-sacrifice for the sake of unity among our supporters po. Sir, nagkaroon na po kayo na pag-uusap ni Bongbong Marcos. Sir, isa ka ba sa consideration ng family, sir, yung mga panitira sa'yo? Ano po, hindi po ako nanggaling sa isang political family na tagal na nasa politika. Hindi ko po kinoconsider ang sarili ko as a politician. Alam niyo hanggang ngayon, to be honest with you, sa mga speeches ko po, sinasabi ko parate, do not call me a senator, do not consider me a senator. Gusto ko po mas maalala ko ng tao, ng bayan, as a public servant. Nagsiservisyo. Ito yung nagsiservisyo. Doon ko po gustong maalala. Dahil ito na po mapasok sa mind ko na sa utak ko. Isa na po akong senador ang kapatid. Sir, pa-clarify naman, they kept on saying nasasaktan si Pangulong. In what way po siya nasasaktan? Di ba siya po yung nag-decide na tumakbo kayo? Kaya nga po, decision po ng in a span of hours or days, we came up with a decision, ang partido, and si Pangulong Duterte. Of course, hindi naman ako tatakbo without kagustuhan po ni Pangulong Duterte, si President. So, from Vice President, I withdraw. Tapos, tumakbo ako, I withdraw as Vice President, tumakbo ako in a span of few hours. I ran as President. Kaya po, nabigla. Sobrang bigla po, nararamdaman ko po na talagang nagre-resist ang aking puso, isipan at katawan. Hindi ko po kayang makampanya pag meron kang pasan-pasan. At ang pamilya ko po, ayaw talaga. From the very first day, nirespeto ko lang po ang kagustuhan ng partido at yung Pangulo. Siyempre, yung partido kami, kung walang tatakbo sa partido, mahirap naman po maging headless chicken yung partido. Antayin na lang po natin si Pangulong Duterte naman po as head, chairman, incumbent president. Siya naman po ang pinapakinggan at pinatingin. Kung sino po yung gusto ni Pangulong Duterte na susuportahan, ulit po ang aming mahirapan siya sa pangangampanya po sa akin. Unang-una, hindi ko naman po ambisyon na maging
Pangulo. Ang hangarin ko lang po ay makapag-servisyo lang po sa aking kapwa. Kahit sa anong posisyon po, maging barangay captain, maging barangay kagawad, ay handa po akong mag-servisyo sa inyo. Kahit ang bisyo ko po ay mag-servisyo, wala lang pong iba noon pa yan. Unang araw pa lang po, bisyo ko ay mag-servisyo at hindi po ako titigil sa pagsiservisyo ko. Sa mga kababayan po, kalabitin niyo lang po ako, nandito lang po ako sa tabi ninyo. Handang mag-servisyo. Huwag niyo po ako turing na sa gato. Turing niyo lang po akong Kuya Bongo ninyo. Tulad po ng dati, hindi naman po ako kailangan maging presidente para po kalabitin ninyo. At kaibigan niyo po ako. Kabayan niyo po ako. Pero sir, this decision has been accepted by me. Nagpahiwatig na po ako ng noon pa, last week pa po, before po doon sa event with the governors. Ay, talagang inilabas ko na po ang aking salubin. Sinabi ko na po sa leadership ng PDP, sa aking mga kapartido, sa PDDS, sabi ko sa mga leaders ko po, sa mga supporters, humihingi po ako ng pag-intindi ninyo, humihingi po ako ng pag-ulawa. Hinirapan po ako sa kampanya. Dahil nag-resist po ang aking pamilya, nag-resist po ang aking puso, nag-resist po ang aking katawan at isipan sa pangangampanya bilang pangulo. Napakahirap po for 5 months na nag-resist po ang aking katawan. Hindi rin po ako makaka-focus. Mas makaka-focus po ako sa pagsiservisyo sa inyo kung hindi po ako kandidato bilang pangulo. Okay. Sir, thank you. Desisyon ko po ito dahil po sa desisyon ng pamilya. Sabi ko sa inyo, pag pamilya na po ang kumukontra sa gusto mong gawin sa buhay, napakabigat po. Kayo mismo, pag umuwi kayo ng inyong bahay at kinukontra ng inyong Sir, what can you say na nagkawatak-watak yung PDP? Some people would say nagkawatak-watak yung PDP laban ang ending, walang tumakbo na president na standard bearer yung mismong PDP laban. Ang tawag dyan, that is politics. Ganun po talagang who would expect na ako standard bearer bilang vice president. Tapos ngayon, hindi na ako kasama sa pareho. But the president... Yan ang resulta ng politika. Diyan po, luminang politika, diyan po ang init ng... Kaya sinabi, kung ganap sa atin, get out of the kitchen. But sir, kinapapunas ako. Okay. Hindi, ngayon eh. Ano na lang po yun, formality na lang po. But the president will still run for senator, sir? Will may chance din, sir, na mag-win? I cannot speak on behalf of the president. Kung ako lang ang tatanong, eh, mas gusto ko pa rin pong tumakbo sa dahil. Marami po po siyang naihambang sa bayan. Marami po siyang itutulong sa ating mga kababayan. Looking forward po na kasama rin po kami sa senador. President was torn between you and Sarah. I'm not saying, ito naman po sinasabi. Kanya-kanya naman po, hindiwalay naman po yung issue about family. So, nire-respeto naman po natin na ganun talaga politika. Ganun talaga ang sakit ng politika na kailangan kanya-kanya kayo ng landas pagdating sa politika. Ako po, no regrets po ako. Maraming salamat po sa suporta ni Pangulong Duterte. Of course, sa mga supporters namin ni Pangulong Duterte, sana po'y maunawaan niyo po ako dahil mas masakit po ang pakiramdam. Kung mas hindi ka magiging successful sa campaign mo dahil pasan niyo po ang po. Mahirap mangampanya po. Wala yung drive mo to campaign. Pero yung drive ko to serve the people, hindi po magbabago. Nandito po ako, handang mag-servisyo sa inyo. Dahil mahal ko po kayo. Thank you guys. Thank you. Salamat.
Iba yung kampanya ka ng pagkandaan WhatsApp. Isa mo ang kami kung gusto mo talaga na makampanya sa position. Pero itong presidency ko, napakahirap. Dapat handa ka rito 100% puso, isipan at katawan mo. Kaya nagpakatotoo lang po ako. Ayaw ko naman kung mag-sino ka rin. Gaya nga sinabi ni Pangulong just be honest. Kaya, honest lang uy, po ako sa totoong narapin. Kaso mo naman kaunti. Mayroon po magsasalita ka dyan sa taong bayan. Tapos, pasan mo naman, kontra gusto mo naman, nag-resist ang katawan mo at yung pamilya. Napaka-hirap. I hope sa mga leaders ko, nandito lang po ako handang mag-servisyo sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga leaders, supporters namin ni Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa inyo. Ulitin ko, mahal na mahal po kayo natin. Salamat. Salamat.